Ubusi na tayo. Oh, huwag kayo magtulog-tulogan dyan. Tulong tayo sa mga kababayan natin. Ako lang humaingay dito. Kapag milyonaryo ka lang, hindi ka pwedeng tumira sa subdivision na to. Yun o, yung totoo niyan. Kapag ikaw ay milyonaryo lang, hindi ka ho pwede rito. Oho. Kasi o dito, minimum ng lupa pa lang is mga 500 milyon. Oho, lupa pa lang. O mga kababayan, lalabas po ako ng bahay. Okay? Andito po sa subdivision namin, eh talaga naman hong lahat saksakan ng yayaman. Lahat ng bahay dito. Oh, katulad po nitong nasa harapan ko. Ayan. Politiko ho yan. Politikong sandamakmak din yung pinangako doon sa kanyang probinsya. Pero hanggang ngayon, walang tinutupad. Kaya nga ako, araw-araw, kinakalampag ko. Dito po ako nakatira. Ito po yung aking bahay. Tingnan nyo. Ayan. This is my humble home. Ito po yung aking... Kahit pa paano, meron po ako sasakyan na nagagamit. Pang Japons. Ayun po, andun yung aking... May sasakyan pa ako sa kabilang bahay. Actually, tatlo po ang bahay namin dito. Subdivision ito. Ito po, kung mayayaman talaga yung tao. Ayan, maglalakad ako. Tingnan nyo. Panayhoy gising kong ginagawa ko rito. Ayan. Tingnan nyo. Saksakan ang mga yayaman yan. Pero hanggang ngayon, wala tayong maaasahan. Kunin mo nga yung susi ng Mustang. Ito, lalakad po tayo. Itutur ko kayo sa subdivision namin kung saan ginising ko lahat ng mga kapitbahay ko. Wala ho silang mukhang maiharap. May top ng bahay ho dito, dun sa kabila, sa tabi ng Nightingale, sa tabi ng bahay ko sa isa, na sumagot dun sa challenge ko at namigay naman. Pero yung si Amihan Enrique, ha? Mabuhay ka. Salut, Amihan Enrique. Dahil sa kabila ng isang ordinaryong tao lang ay sumagot sa challenge ko. Ganun na rin si Romano Marcela at yung iba pa po. Tutur ko kayo sa subdivision ko. Sakay po ako sa Mustang. Sandali lang po at medyo babalikta rin ko yung camera pa. Manggigising po tayo dito. At yung mga mayayaman dito. Puto po tayo. George, ipakita mo yung mga magdaanan natin. Papakita mo. Yeah. Ipakita mo yung mga bahay na dadaanan natin. Yeah. Ang lalaki, di ho ba? Ayan. Lalaki, puro mga yayaman. Oo, di ba? Dito, back sa akin. Dito sa kabila, ayan. Dito. Ayan. Mga naka-sports car din ho yung mga tao niya. Lahat ho ng bahay dito ay talaga naman hong maganda pag ako. Oh, talaga naman hong sandamak. Napakayayaman ho. Ayan. Ubusin na tayo. Oh, huwag kayo magtulog-tulogan dyan. Tulong tayo sa mga kababayan natin. Ako lang humaingay dito. Tulong na! Tulog kayo! Pakikipag-usap mo sa admin niyo na paglabas ng memorandum dito sa subdivision na lahat ng mayaman tutulong sa mahirap sa labas ng subdivision. At ang hindi tumulong, support! Shoutout na yung mga viewers natin. Shoutout sa 152,000 viewers natin, boss. Ang dami po. Eto na. Dito po. Dito po mga bahay na to. Mamamatay na kayo sa COVID. Di pa kayo gumagawa ng mabuti. Puro mansion dito, boss. Puro mansion po. Ah, siyempre. Puro mansion. Minimum mansion. Ayaw, okay, ikot ko sa kabila. Ayan. Dito.
yabang ang inuna. Wala. Puro yabang ang inuna. Tingnan ha. Ito po ha. Alam niyo po yung mga chimay, yung mga hindi pala mga chimay, sorry. Yung mga katulong nila at yung mga kasambahay nila. Eh viewers ko na po. Kaya nakakarating sa kanila yung aking sinasabi. Eh yan ba namang yaman na yan? Eh biruin niyo ho. Hindi ba kapag milyonaryo ka lang hindi ka pwedeng tumira sa subdivision na to. Yun ho, yung totoo niyan. Kapag ikaw ay milyonaryo lang, hindi ka ho pwede rito. Oho. Kasi ho dito, minimum ng lupa pa lang is mga 500 milyon. Oho, lupa pa lang. Dito ho nakatira lahat ng elitista. Kaya ho, makikita nyo, ito. Lalaki ho ng kat ng lupa rito. Ito, ito. Ito, makapunin dito. Ito ha, para sa mga kabarang, para sa mga kasama ko dito sa aming subdivision. Alam nyo, para sa akin, makasarili kayong lahat. Kayo support, ha? Makasarili kayo, kayong mga hindi tumutulong sa ating mga umayan. Tingnan nyo, bakit kita ko lang ang ganyo? Ang gano kaya yaman. Ito, yung bahay dito. Ito eh, ano to eh? Kulay yelo. Alam nyo na ho, pagkakulay yelo, kung ano ibig sabihin nun. But today, I'm not talking about the colors. I'm not talking about the creeds. I'm not talking about religion. Ang pinag-uusapan po rito, kaya po ako nag-iikot dito kasi may mga katulong na nagsusubscribe sa akin. No? Abay, magsigising. Gisingin nyo yung amo nyo, sabihin nyo, umiikot si Boss FM. Ha? Ito ho yung aking isang bahay. Ito ho. Ito ho yung aking isang bahay. Number 22. Ito. Ito. Number 22, Nightingale. Hindi na. Kaway ka muna sa camera. Yung aking tao, sini. Kaway! Ba't ikaw nagtitilig dyan? Nasa si Haji? Ha? Akala ko nandyan. So inabutan na. Hindi, kaya ako nagla-live dito para gisingin ko yung mga kapitbahay natin sa Damakmakang pera. Putang ina, walang ginagawa para sa ating mga kababayan. Walang ginawa kundi magbulsa na magbulsa ng pera ngayon pag nagkaroon ng Armageddon at namatay na. Ano pa magagawa nila? Sa impyerno punta nila. Anyway, pamitas mo ako ng abukado. May buka pa tayo. Marami pa. Hanap mo ako ng malalaki na lamisa kapit ng bahay. Ha? Thank you, Nick. Salamat. Si Michelle. Ano yung ipot mga ako? Pinakikita ko lang, nag-vlog lang ako para makita ng tao kung gano'ng kasakib yung mga kapitbahay ko. Alam nyo, kailangan ng bayan natin ng bagong bayanin. Hindi na ho hinangad na maging bayanin. Ang hangad ko lang ho ay gisingin. Kasi hindi ko po kaya mag-gising. Gisingin ko po. Ano yung naksaksakan ay yaman ng mga taga rito? Aba, galaw-galaw kayo, baka may stroke. Oy! Ikaw! Ikaw na kapitbahay ko! Ito ko sa akin. Ikaw na kapitbahay ko. Maaaring nanonood ka ngayon dahil ipinakikita ng katulong mo itong video yung ginagawa ko. Support ba kayo? Kayong pamilya nyo? Sana wag naman kayo magpaka-support. Tulong-tulong din paminsan-minsan. Piruin nyo eh. Magkano lang 1,000? Isang pindot nyo lang sa slot machine yun eh. O isang taya nyo lang sa baccarat yun eh. Tapos pag natalo, nakangiti pa kayo eh. Ito. Wala kayong talo rito. Bakit? Kapag tumulong kayo ngayon, nekta na naghihintay sa inyo yung kaharian ng langit. Okay? Nawalan kayo ng 50,000 na itinukod nyo sa mga may hirap. Okay? Nakasurvive sila habang buhay nila yung dadali nyo. Habang buhay nila kayong naalalakanin. Ha? Kailangan, pag binigay nyo, wala nang nakasulat na pangalan nyo. Kailangan, God bless you. Kasi higit sa lahat, Diyos ang nakakain. May kinakain pa ba kayo dyan? Bukas, may darating bukas. Ito yung guard namin. May darating bukas na truck, may lamang 500 kaba na bigas. So, sana makadaan kasi ipamimigay natin sa mahihirap yun. Sa gate 5, ha?
Okay, thank you, salamat. Ayan po. Nakita nyo naman, darating late po bukas ng umaga yung 500 kaban na bigas. Eh, baka hindi ho papasukin sa subdivision ko. Yun ho yung aking ipamimigay. Yun ho ay inani ko, yung 300. Yung 200 naman po ay binili ko sa SNR. Bukas din po yung delivery. So, 2 truck po yung darating. Kumain na kayo! Johnny! May darating bukas, 500 ka ba na bigas? Saan ba pwedeng idaan? Gate 5. O, 500 ka ba nyo mga bandang alas 11? Mga umaga, mga bandang alas 11 ng umaga. 500 section. O. O, lahat ng security guard. Meron, ilang kayo dito? 34. O, tigkakalahating ka bang ngayon? Galing sa akin yun, ha? O. O, nakikita kayo sa vlog ko. O, hi! Shout out sa viewers natin. Shout out sa 542,000 viewers natin, boss. Oh, ayan, mga kaibigan, ha? Nakikita nyo naman, ha? Ilan sila? 34. O, oh, 17 ka ba para sa security guard? 100 ka ba para sa payatas? Oh. Tingnan nyo yung mga security rito. Kawawa. Wala na lang nagbibigay. Buti na lang, merong isang Francis Leo Marcos, ha? Sina-challenge ko ang mga tinga rito. Ha? Oh, nakikita nyo sa kapit sa inyong mga kasambahay yung video ko, pinanonood nyo ko, alam ko. Pag sikilos kayo, huwag kayo magpakaang-kaang. Pag tinunaw ng Panginoon ang mundo, diretso kayo sa impyerno sapagkat kayo'y natulog lang at nagtago at pinahalagahan ang mga kayamanan nyo. Diba? Oh, boss. Ina na lang. Pinakinabangan lang nila yung mga kayamanan nila. Alam nyo, ito lang. Ito lang Green Meadow. Magbigay lang ho lahat ng bahay dito ng 1% ng kanilang kayamanan. 1% lang ho ng kanilang kayamanan ang i-donate. Survive po tayong lahat. Ito ha, tingnan nyo ha. Sabihin natin bawat bahay merong 10 billion, 10 billion bawat pamilya. So, yung 1% po ng 10 billion is 100 million. 100 million times 1,000 na family ka. 100 million times 1,000. Doon pa lang, solved na ho ang problema ng lipunan. Pero hanggang ngayon, itong mga nandirito, wala. Baka angkaang, patulog-tulog, kinakalampag ko na nga ho sa pintuan, nakikita nyo. Kinakalampag ko na nga ako sa pintuan, oh. Tulong kayo. Tingnan nyo yung mga security guard namin. Oh. Lumapit ako. May darating na bigas. Ilang kayong security? O, lahat kayo. May tigkakalahating gaban bukas. O, di ba? Nagat nyo? O. So, yung mga security guard, kakahalap na naman yung balita. At least, baka sakaling may magising. Kasi ho, yung unang-unang vlog ko na binlock ni Facebook page, yung aking page, yung kumalat po in 24 hours ng 5 million views. In 24 hours po yun, ha? Nagkaroon siya ng 5 million views. In 24 hours, nagkaroon siya ng 5 million views. Yung pong kabilang bahay na tatlo sa may kabilang eskinita, yung pong kanilang security guard personal. Kasi po dito sa subdivision na to, may kanya-kanya pa rin security guard bawat bahay. Okay. Eh mga naging subscriber ko po yun. Ngayon, nung mga naging subscriber ko sila, ipinabiyo nila, ma'am, papanoorin mo si Sir Rod sa kabila, sa ganitong street. Ayun, nagsigaya ho yung mayayaman challenge. Yung kauna-unahang challenge ko, nagsigaya. Kaya nga ho, may namili ng pancit canton, dinala niya sa ano, ayan. So, nakakatuwa. Ngayon, kaya ako po patuloy na pinakakalat tong video ko. The reason why I ask you guys to share it, not because for me to become famous. Hindi ko na po kailangan maging famous kasi famous na po ako.
Pag pumunta po ako sa probinsya namin, sa Ilocos, sa Pangasinan, sa Baguio, kung saan ako pinanganak, pag pumunta ako ng Cagayan, Isabela, namimigay ko ng lupa sa Cagayan, ako yung nagpapacilitate ng Optimum Eye Care Program. Alam niyo po yun? So sikat na ako. Ayoko na nga akong mas maging sikat pa. The only reason why I would like you guys to share my video is because para makarating dun, maalay nyo yung katulong nanonood, yung driver nanonood, napanood nung kanilang amo, ano ba yung pinanonood mo, Inday? Di ba? Eh, may naglalive po eh. Ganito raw, tinitira kayong mga amo eh. Ay, gagaya ho yun. Yun po yung sinasabi ko. They are, gagaya sila eh. Magiging ehemplo po tayo kung papa. Alam nyo mga kabayan, we are facing the biggest problem the world has ever known. Ngayon lang po ito tumama at buong mundo tinamaan. At sa totoo, hindi po natin alam kung paano tayo makakasurvive. And I know, as a citizen of this country, it is my duties and responsibility not only to myself but to my fellow countrymen. How can we live forward? How could we have a government kung wala na tayong government? Kung mababankrupt na yung government? Sa tingin nyo po? So, higit sa lahat, kailangan ng gobyerno, hindi lang yung taong bayan. Kailangan ng gobyerno yung mga katulad ko na kahit papano may pera, kailangan ng ayuda. Yung pong 8K na ipamimigay ng gobyerno, hindi ko pa ho alam kung makakarating talaga sa tao yan. Oh, kasi po, naglapas ng ating Pangulong Duterte na mahigit 200 bilyon para lahat ng mamamayan, lahat magkaroon ng 8,000. Eh, mukhang pahirapan po yan. Pero dito ho sa challenge ko na napakaraming gumagaya, itong challenge ko po na napakaraming nanonood, yung challenge ko na maraming sumasagot, mayaman challenge, anong challenge, maraming ho sumasagot, ibig sabihin, nakakatulong na tayo agad. Biruin nyo, day after day, may natutulungan tayo. Oh, nung unang araw ng lockdown, tumulong tayo, maraming gumaya. Ngayon, ilang araw na lamang po ang natitira sa lockdown? Konti na lang. Di po ba? So, konti na lang yung natitira sa lockdown. So, ibig sabihin, nakakaraos na ho tayo. Pero ngayon nga po, hindi ko ho alam kung hanggang saan ito tatagal. That's why I'm trying to encourage all these men. Hindi na ho ko nangihingi na, hindi na ho ko nakikipag-challenge doon sa iba pa. Ito na lang, subdivision na kung saan ako nakatira. Kung lahat ng tao rito, lahat ng bahay tutulong, makakasurvive po tayo. Bukas po, abangan niyo yung aking live. Darating po yung 2 truck na may kargang bigas. Ha? Bago po ipadistribute yan, iikot ko muna sa subdivision, may paskil. Ha? May paskil. Hindi ako masyadong malaking businessman, pero eto, para sa bayan. I'm proud to be taga Green Meadow ako. Ayan, yun yung ilalagay kong caption sa tarpaulin. Proud to be Green Meadow resident. Helping people out there. Di po ba? So yun po, abangan nyo po yung challenge ko bukas.